Hey guys! It's Dawn! Welcome sa aking kauna-unahang YouTube video. Yes, mag-build na ako ng YouTube channel ko. So today's video is gonna be all about skincare and my personal tips kung paano pumili ng tamang skincare products for your skin. So just a quick intro about myself. I'm Dawn Cleofe, I'm from Batangas City, and isa akong skincare enthusiast. Yeah, mahilig akong bumili ng mga skincare products, pahid-pahid, ganyan, tambay sa Watsons. And I think maraming nakaka-relate, especially yung mga ladies, kasi 'di ba ang sarap-sarap alagaan ng skin natin, ipamper yung sarili natin, syempre to feel beautiful and feel confident about ourselves, 'di ba? So yun nga, itong video na to and itong channel na gusto kong i-build is really about helping you take care of yourself, alamin natin kung ano yung mga products na effective or hindi, kung ano yung mga skincare trends na lumalabas, and in general, yung paano yung tamang pag-aalaga sa skin natin. Siyempre, kung meron kayong topic requests, questions, comments, or any tips na mabibigay nyo, sabihin nyo lang yan, i-comment nyo lang yan. Titingnan ko yan and gagawin ko yan. And syempre, don't forget to subscribe para hindi nyo ma-miss yung mga video na gagawin ko in the future. So yun nga, let's get to it for this video. Ang pag-uusapan natin is kung paano yung tamang pagpili ng skincare products na para sa skin mo. Kasi diba, ang hirap-hirap humanap ng mga product na hihiyang sa'yo, ang dami-daming product sa market, paano ka ba pipili? Tapos, minsan yung mga product na napipili mo, yung mga ginagamit mo, pinapahid mo sa mukha mo, minsan yun pa yung nagiging cause ng irritation, pimples, tsaka ng breakouts, ganyan. So, syempre tayo, ayaw naman natin masayang yung pera natin. Ayaw naman natin na mag-waste tayo ng money sa products na hindi naman gumagana, tapos gagamitin natin religiously, tapos ang nangyayari is wala naman, either walang improvement sa skin mo, or nag-worse yung skin mo. So, meron akong tatlong tips kung paano ka nga ba pipili ng tamang products for your skin. So, yung first tip ko, tip number one, is alamin mo kung ano yung skin type mo. Mostly kasi, baka kaya hindi gumagana yung product sa'yo, is hindi kayo match ng product. So, kailangan, syempre, alamin mo yung skin type mo para malaman mo kung compatible ba kayo ng product na yon. Yung first skin type is yung oily skin. Pag oily yung skin mo, ibig sabihin, overactive yung glands sa face mo na nagpo-produce ng oil. So, ang nangyayari, medyo makintab yung appearance niya, tapos mas prone ka sa blemishes, blackheads, pimples, ganyan. Medyo malaki yung pores mo, medyo visible siya. So for those with oily skin, what I recommend is gumamit ka ng mga mild na cleansers. And pagbibili ka ng product, hanapin mo sa label yung non-comedogenic. Non-comedogenic, it means na hindi niya ikaklog yung pores mo, hindi siya nakakabara-bara sa mga pores natin. Next skin type is dry skin. Ito namang skin type na to, kulang siya sa oil. So, nagpo-produce pa rin naman ng oil yung glands mo, pero yung nangyayari kasi, imbis na lumalabas siya, natatrap siya dun sa ilalim. Kasi yung pores ng dry skin is very tight. Medyo magaspang yung texture niya, pagkatapos maskita yung mga fine lines, para makikita mo may mga flaky patches. One tip para malaman mo kung dry skin ka is yung parang feeling mo na banat siya, parang feeling mo stretched yung skin mo, lalong-lalo na pagising mo at saka pagkatapos mo mag-cleanse. So kung feeling mo parang pagkatapos mo maghilamos, mag-cleanser, ganyan, parang nababanat yung skin mo and ano, ibig sabihin nun, may dry skin ka. To help with dry skin, what I suggest is gumamit ka ng mga cream na cleanser. Tapos, lagi kang mag-moisturize everyday kasi yun yung kailangan ng skin mo. And I also recommend na gumamit ka ng mga oil-based products or yung mismong oils na mismo, gaya ng coconut oil, grapeseed oil, yan. Maganda-maganda yan sa skin mo para lagi siyang moisturize. Yung next skin type naman na meron tayo is yung dehydrated skin. So, kung yung dry skin is kulang sa oil, yung dehydrated skin naman ay kulang sa water. Visible din yung mga fine lines, tsaka yung mga wrinkles. Tapos pag tumingin ka sa salamin, parang kita mo parang ang kintab nung skin mo sa surface, pero yung feeling mo is parang dry siya sa ilalim. Yung isa pa sa difference between dehydrated skin and dry skin is kung meron kang dry skin, parang it's dry all the time. Parang all year round siya.
Pero yung dehydrated skin is parang hindi all the time. It's, you know, it comes and goes. Hindi siya laging dehydrated. Example, isa sa mga cause ng dry skin is pag halimbawa, sobrang exposed ka sa aircon. So, kung halimbawa nag-work ka sa office na ang lakas ng aircon all day, every day, yun yung nakaka-dehydrate ng skin natin. Sa products naman for dehydrated skin, what I suggest is gumamit ka lang din ng mga mild na cleanser. Tapos iwasan mo muna yung mga harsh scrubs, iwasan mo muna yung mga alcohol-based products. Tapos ang piliin mo is yung mga maraming antioxidants tsaka yung maraming hydrating na ingredients. Next, normal skin. Normal skin naman, it means na balance yung hydration levels tsaka yung production ng oil sa mukha mo. Yung itsura ng normal skin is, you know, makinis siya, hindi mo rin kita yung pores, pihira ka lang magkaroon ng blemishes, ng pimples. Kung may normal skin ka, ang swerte mo kasi mostly na mga products ay pwede mong itry. Pero I still recommend na mag-patch test ka muna kasi syempre meron pa rin mga products na pwedeng harsh sa'yo. Pag bumili ka ng bagong product, magta-test ka muna ng small amount, ilalagay mo siya either dito sa wrist mo or dito. Yan, kasi yun yung maninipis na part ng balat natin. Pwede mo siya dun itry, i-leave mo siya for 15 minutes. And kung walang irritation, walang redness na nangyari, it means you're good for that product. Sa mga products naman for normal skin, syempre magka-cleanse ka pa rin everyday, mag-moisturize ka pa rin everyday. Pero since nagpe-prevent ka na lang ng mga skin problems along the way, gumamit ka lagi ng sunscreen. Well, lahat naman ng skin types dapat gumamit ng sunscreen everyday para hindi na ma-damage ng sun yung balat mo. Combination skin. Yung combination skin naman is pag merong more than one skin type sa face mo. Pinaka-common na combination is yung oily and dry. Usually, oily dito sa T-zone, dito sa forehead, nose, tsaka sa chin. Tapos, dry naman dito sa parts na to. Kung gagamit ka halimbawa ng parang lotion-based or cream-based na product sa skin mo, doon mo na lang siya ilagay sa dry parts. Iwasan mo yung mga oily spots. Pwede ka rin naman maglagay ng product na specifically. Pwede ka rin maglagay ng products na dedicated doon lang sa oily spots ng face mo. Acne-prone skin. Pag naman may acne-prone skin ka, overactive din yung mga glands na nasa face mo. And mas prone ka sa acne tsaka sa mga blemishes, ganyan. I suggest na gumamit ka lang din ng mild na cleanser. Pagkatapos, ang piliin mo din na products is gaya nung sa oily skin na non-comedogenic siya para hindi na magbabara yung pores mo. Tapos, iwasan mo din pala yung mga makakapal na nilalagay sa mukha yung mga, halimbawa, cocoa butter, shea butter. Tapos, ang piliin mong ingredients is yung merong salicylic acid, tsaka yung lactic acid. Kasi sila yung maganda para makontrol yung acne sa face. Next, sensitive skin. Pag meron kang sensitive skin, ito yung pag-feeling mo parang ang nipis nung balat mo, overreactive siya sa mga products na ginagamit mo. Prone to itching, prone to redness. Mas magiging maingat ka dapat sa mga products na bibilhin mo. Make sure na gentle sila, tapos hanapin mo rin sa label kung meron nakalagay na pwede ba siya sa sensitive skin. Yung pipiliin mong products is hanapin mo yung fragrance-free na products. Magkaiba ang fragrance-free at ang unscented. Ang unscented products kasi, meron dyang nilalagay na additional ingredient para mawala ng scent yung product na yon. On the other hand, yung fragrance-free naman, ibig sabihin nun, walang nilagay na fragrance doon sa product na yon. Kasi ito mga fragrances na to kasi, ito yung mostly nagkocause ng mga irritation. So, ang pipiliin mo lagi is yung fragrance-free kasi mas safe siya. Tip number 2, read the label and the description of the product that you want to buy. So, kailangan babasahin mo muna bago mo bilhin, kikilatisin mo muna, basahin mo muna kung ano yung nasa label niya, description niya, yung ingredients niya, kailan ba yung expiration date niya. Take some time to read what you're going to buy para di ka lugi. Kasi kailangan mo i-evaluate kung yung descriptions ba niya is nagmamatch dun sa kailangan ng skin mo. And then,
isa pa, tingnan mo din yung ingredient list. Kasi the way ingredient lists work is kung ano yung nauuna sa listahan, yun yung may highest level of concentration sa product na yun. So be careful kasi halimbawa, nakalagay sa kanya ay with aloe vera extract, with grapeseed oil extract, kung anek-anek. Pero pagtingin mo dun sa ingredient list niya, nasa dulo siya or nandun siya sa malapit sa dulo. Ibig sabihin nun, kakaunti lang yung extract na yun na nilagay doon sa product na yun. Okay, so that's tip number 2. Basahin mo yung label and yung description and everything. Yung tip number 3 ko naman is... Ano yung tip number 3 ko? Ayun, nakalimutan. So yung tip number 3 ko is magbasa ka ng reviews. Usually naman, meron yan sa Google, meron yan sa YouTube. Pero common to sa mga online brands. Yung mga products na like hindi mo makikita sa Watsons or hindi mo makikita sa supermarket. Usually naman yung mga online brands, meron silang mga customer feedback. Ano ba yung experience ng mga tao na gumamit na ng product na yon? Siyempre, i-manage mo din yung expectations mo kasi hindi naman porket gumana sa iba, ibig sabihin, gagana na rin yun sa'yo. Magkakaiba tayo ng skin, magkakaiba tayo ng katawan, hindi pare-pareha sa magiging effect niyan. If it works for you, then very good. If not, thank you next. Ako personally, ranas ko yan. Kasi ang dami-dami ko ng... My God. Ang dami ko nang nabili ng mga skincare products na ang ganda-ganda ng feedback, super, like, sobrang pumuti yung balat ko, sobrang pumuti yung kilikili ko, ganyan. Tapos, nawala lahat ng stretch marks ko and everything. Pero nung binili ko na and tinry ko na, walang nangyari. Walang nangyari! Tapos narang sabi ko, ano ba yan? Totoo ba? Hindi talaga gumagana sa akin yung ibang products, guys. Hindi ko alam kung bakit. Is it me or is it the product? Ewan ko. So, yun yung tatlong tips na mabibigay ko. So, ulitin ko lang. Tip number 1 is to know your skin type. Pwede siyang oily, dry, dehydrated, acne-prone, sensitive, ganyan. And yung second tip ko naman is to read the label and the description of the products na bibilhin mo. And the third tip is magbasa ka ng reviews. Ano na ba yung resulta na binigay ng products na yon sa mga gumamit na, sa mga nakagamit na? So once na magawa mo yung tatlong skincare tips na binigay ko, mas mananarrow down mo na yung pagpili ng products na gusto mo. Hindi na masasayang yung pera mo, mag-invest sa mga products. And of course, mas nagiging wise ka na kung paano mo alagaan ng tama yung balat mo. So that's it for this video. Kung meron kayong mga topic requests or meron kayong mga comments or questions or whatever, mag-comment lang kayo, sabihin nyo lang sa akin. And gagawin natin yan. At syempre, kung nagustuhan nyo tong video na to, ganun ako ng ganun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please drop a like and syempre, don't forget to subscribe para hindi nyo ma-miss yung mga future videos na i-upload ko. And also follow me on social media. Itadrop ko din yung links dyan sa baba sa description box. So, yun lang ulit. Don't forget to subscribe and see you guys next time. Bye-bye!